Ako si Maria Leonor Verona Robredo ay taimtim kong pinanunumpaan ng buong katapatan at sigas ang aking mga tungkulin bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Nang naging abogado po ako, siguro dahil na din sa influensya ng aking asawa, sabi ko po, alam ko kung anong klaseng abogado gusto ko. Gusto ko yung abogadong tumutulong sa mga mahihirap. Naging power lawyer po ako. Samot-saling mga kwento yung aking nakakasalamuha dahil sa mga kliyente na aking tinutulungan. Ang nahanap ko po isang NGO sa Ligan, Sentro ng Alternatibong Lingap Panligan. NGO po yun ng mga abogado. At tinatanggap lang namin na kliyente yung walang pambayan na hindi makakalapit sa ibang abogado. 10 taon po ako sa Saligan. Masaya-masaya po ako sa buhay na yon at akala ko yun na yung gagawin ko hanggang katapusan. Naiba po yung lahat sa amin nung namatay ang asawa ko. Naging kandidato ako kasi nawala yung asawa ko. Walang hahalili sa kanya. Bigla kandidato ako congressman, wala akong pera. Umikot ako, wala akong pang-arkila ng sound system. Ang daladala kong portable na sound system na wala nga microphone, na sinipagan ko lang. Mula alas 5 ng umaga hanggang gabi, naglalakad ako. Hindi ko kaya magparali. Ang kaya ko lang, maliliit na grupo sa mga bahay-bahay. Pero sinagaan ko. Parang masyado akong yakit. Kasi pag sinasabayan ako ng kalaban ko, ang lakas ng sound system nila. May mga ilaw, may mga raffle, may mga, paminsan may artista pa. May mga singers, may mga dancers, tapos magbuhay ng mga tao, may mga food box na dala. Sa akin, wala. Kung magpakain man ako, yung binili lang na tinapay na ibabahagi sa iba. Pero alam nyo, pagdating ng eleksyon, landslide yung panalo. Tayo ay nasa posisyon ito dahil hindi natin mataliguran ang tawag ng paninilbi. At hindi natin sasayangin ang pagkakataong paigtingin ang ating mga ipinaglalaban. Yinayakap natin ang responsibilidad na may buong pagpapakumbaba, pasasalamat at pagsusumikap. Nung nanalo na po ako, even before the inauguration, yung pinakauna kong pinag-aralan sa opisina namin, ano ba yung budget ng aming opisina? At nakita ko po, na kami pala yung pinakamaliit na budget sa buong bureaucracia. Naiintindihan naman dahil pag tiningnan po natin yung ating constitution, wala talaga masyadong mandato yung vice president except succession. Parang alangan naman na 6 na taon tayo dito. Ceremonial work lang yung gagawin natin. And because of the extensive work that I have been doing with the communities, ang una ko talaga naisip was to institute an anti-poverty program. Kasi yun naman yung aking kinasanayan at tingin ko, yun yung kailangan. So we conceptualized Angat Buhay. Dahil po wala kaming pondo, kami nagsilbi na lang natulay. Naghahanap nung pinaka mahihirap na mga communities. Tinitingnan namin kung ano yung kanilang mga pangangailangan. Naghahanap kami ng private partners na pwedeng makapag-provide ng kanilang pangangailangan. Pag-upo ko po bilang Hansi Chair, nakita ko po na while marami tayong produkto ng mga pabahay, yung mga produkto natin mahirap maabot ng pinakamahihirap. Pag meron tayong maayos na trabaho, may sweldo, madaling makapag-housing loan. Pero yung mahirap na mahirap, na yun yung mas nangangailangan ng tulong, parang yun yung mas nahihirapan mag-access sa programa ng pabahay ng gobyerno. Kaya iniba natin yung ating mindset na dapat yung mas nakakaluwag sa buhay, mas magbibigay daan para dun sa mas nangangailangan. Ngayong umaga, sinumite namin sa Malacanang ang sulat ng aking pagbibitiw mula sa gabinete. Nakasaad sa aking sulat na I have exerted all efforts to put aside our differences because the Filipino people deserve no less. We will continue to support policies and actions from this administration if we believe these are right and just and will benefit the last, the least, and the lost. If they don't, we will not hesitate to listen. Kahapon, nakatanggap tayo ng liha mula sa Pangulo na nag-aalas sa atin na pangunahan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente at mapanagot ang kailangang managot, papasalin ko ito.
kaya tinatanggap ko ang trabaho na binibigay sa akin ng Pangulo. Dahil kung meron akong maililigtas na kahit isang inosenteng buhay, ang sinasabi ng prinsipyo at puso ko ay kailangan ko itong subukan. 18 araw lamang akong naglingkod bilang co-chair ng ICAN. Pero sa loob ng maiksing panahon, pinulong ko ang mga ahensya, dumalaw ako sa mga komunidad, kumonsulta ako sa iba't ibang mga organisasyon, at sinikap kong intindihin ang kasalukuyang kalagayan ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. At kahit tinanggal na ako sa posisyon, ipagpapatuloy ko ang trabaho. When the pandemic started, or before it was declared a pandemic, nagkaroon na ng mga kaso dito sa Pilipinas, paunti-unti pa lang doon. My staff and I already decided that we will help. Pero parating problema namin, wala kami resources, wala kami mandato, pero gusto na namin tumulong. Aside from the PPEs, we had our shuttle service for frontliners. Nakikita namin yung kwento ng bawat isa, yung sakripisyo ng bawat isa na hindi nakikita yung mga pamilya, hindi nakaka-uwi sa kanilang mga bahay, sinusugal yung mga buhay para sa amin. So the least that we can do is offer our help. The least we can do is lighten your burden. Alam natin, hindi ito kaya ng gobyerno kung siya ay nag-iisa. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang magbigay ng magandang kinabukasan sa ating kapwa. Unti-unti, kailangan natin pagsumikapang maabot ang bawat isa sa kanila upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa ating pagkakapit-bisig, bumubuo tayo ng isang kultura ng bayanihan at pagtutulungan. Itong ito ang kwento ng ating paglalakbay. Noong nagsimula tayo, parang walang naniniwalang may pag-asa tayong manalo. Ngunit dahil sa pagbubuklod ng ambag ng bawat isa, nanaig tayo. Mahaba ang daang tinahak natin para makarating sa araw na ito. Pagdating sa pamumuno, iisa lang dapat ang konsiderasyon. Ano ba ang pinakamabuti para sa bansa natin? Ina akong nakikita ang pagdurusa ng minamahal kong bansa. Naniniwala ako ang pag-ibig nasusukat hindi lang sa pagtitiis, kundi sa kahandaang lumaban kahit gaano kahirap para matapos na ang pagtitiis. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Heto ako ngayon, humahakbang. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Sama-sama tayong tumaya sa laban na ito. Lalaban ako. Lalaban tayo.